Hello po, welcome po sa aking channel at sa mga kababayan natin na hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please click the subscribe button and hit the notification bell upang kayo ay manotify sa susunod kong mga video. Maraming salamat po, welcome sa aking channel. Muli ako po ay magbigay ng update patungkol sa travel ban dito sa Saudi Arabia. Kung paano natin balakibang perwisyo ito para sa ating mga OFW ang pagdeklara ng travel ban dito sa Saudi Arabia. Kababayan ko dito sa Middle East, lalo-lalo na sa Saudi Arabia. Una, naglabas ng travel ban advisory ang Saudi Arabia noong March 2 na temporary ban sa mag-umbra o pilgrims and visit visa holder bound to Saudi Arabia to prevent the spread of COVID-19. Ibig sabihin, noong March 2, nag-temporary travel ban ang pumupunta dito sa Saudi Arabia na yung mga mag-umbra at saka mga visit visa holder. So, noong March 8, naglabas sila ng bagong advisory na yung pumapasok na dito sa Saudi Arabia na kasama sa mga bansang nabanggit na ang tulad ng sabi dito na entry into the kingdom by arrives from UAE, Kuwait, and Bahrain will be temporary restricted to King Khalid International Airport in Riyadh, King Abdul Aziz Airport in Jeddah, and King Fahad International Airport in Dammam. So, this policy came into effect at 11 PM on March 7, 2020. So, ito ang inilabas ng Saudi government na bawal na mga country na pumapasok. Bawal itong mga country na ito na pumapasok sa Saudi Arabia. Ano ba ang epekto nito para sa ating mga OFW? Ito ang malaking katanungan ng bawat isa sa atin, lalong-lalo na sa mga OFW na magpakasyon papuntang Pilipinas at mga OFW na nagpakasyon at pabalik ng Saudi Arabia. Ano ang malaking epekto para sa ating mga OFW? So, mga kababayan ko, ang travel ban ng Saudi Arabia, kung ikaw ay galing sa Pinas, pabalik dito sa Saudi Arabia, at nag-stopover ka sa mga bansang binanggit dito na apektado ng COVID, no, coronavirus, ay hindi napapasukin dito sa Saudi Arabia. So, mayroon po tayong na mga balita na sa Dammam na OFW na galing sa Pilipinas at pagdating nila sa Dammam Airport ay hindi na sila pinapasok. Pinabalik na sila sa Pilipinas. So, mayroon ding kaso na mga OFW natin galing, nag-stopover sila sa Kuwait at papasok dito sa Saudi Arabia at hindi na rin sila pinapasok. Pinabalik na sila ang kanilang sinasakyan, ang kanilang airline. So, malaking epekto ito sa ating mga OFW at malaking epekto din ito para sa mga airlines at ekonomiya ng Saudi Arabia. So, dito, para sabi ng
Saudi sa naglabas ng public advisory ang ating consulate sa Jeddah, Consulate General of the Philippines in Jeddah, na kailangan na mag-temporary ban muna kung gusto kayong magbakasyon sa magbakasyon sa Pilipinas. Huwag muna. Kung mag-travel kayo sa ibang bansa, huwag muna. Kasi ang problema, pabalik, baka hindi kayo makabalik. Hindi na kayo makabalik dito sa Saudi Arabia. Temporarily postpone non-essential trips to the Philippines unless the traveler is going to final exit is not expecting to return in the kingdom soon. So meaning to say, kung ikaw ay mag-exit na dito sa Saudi Arabia sa company mo, walang problema there. Pa-uwiin ka kung wala ka ng balak na bumalik dito sa Saudi Arabia. So malaking epekto, no, sa para sa atin mga OFW kung ngayong month na to ay maraming nagbabakasyon. So malaking epekto. So mga sa mga kababayan natin na nasa bakasyon ngayon at malapit nang pabalik sa dito sa Saudi Arabia, magbigay lang po kayo ng update para sa ano ang sitwasyon ninyo. Kung kayo ay nasa Pilipinas ngayon at ang pabalik nyo dito sa Saudi Arabia, kung ano ang status nyo, i-report nyo sa company nyo. Kung nasa airport na kayo, kung hindi na kayo makabalik sa Saudi Arabia. So, report sa inyong company upang yung visa ma-extend or ma-extend din ang inyong bakasyon. So, kung kayo ay may mga kamag-anak, mga kababayan ko na kapatid o mga relatives na nakaranas ng ganitong sitwasyon na hindi nakabalik sa pagpasok dito sa Saudi Arabia, please comment po sa comment section upang malaman natin mga OFW, mga kababayan natin dito sa Middle East at sa iba pang country sa dito sa Middle East tulad ng UAE, Kuwait at Bahrain. Sa mga apektado ng mga COVID-19 na bansa tulad ng China, Iran, South Korea, Japan, Singapore, France, Italy, Germany, India, Malaysia, Lebanon, Pakistan, Sirbahan, Afghanistan, Iraq, Egypt, and Algeria. Ito ang mga na ongoing transmission sa COVID-19 ang ito mga bansang ito. So, iwasan natin yung mga kababayan ko na mag-travel sa mga bansang ito upang hindi pa kumalat ang virus na ito. Lalo-lalo na sa ating sa Pilipinas ay may naitala na po na 20 cases ng COVID-19 sa NCR region, sa National Capital Region. So, mga kababayan ko, this advisory na huwag muna mag-travel. To, sabi dito sa advisory, avoid traveling to the countries with confirmed cases COVID-19. So, kung may bala kayong magbakasyon, huwag muna, pigilan nyo na ang bakasyon. So, hintayin natin ang travel ban na mawala, na patuloy tayong manalangin na ang virus ay hindi kumalat dito sa Saudi Arabia. So, ipag-pray natin mga kababayan ko kasi malaking epekto din ito para sa ating mga OFW dito sa Kingdom of Saudi Arabia. So, kailangan natin na maging aware tayo
sa mga matataong lugar o gumamit tayo ng mask o hand sanitizer lagi, hugas kamay kung tayo ay nasa labas o upang maiwasan ang pagkalat ng coronavirus dito sa Saudi Arabia. So yan ang ating advisory na natanggap natin mga kababayan ko mula sa Philippine Consulate of the Philippines, Jeddah. So ang public advisory na nagbigay ng informasyon para sa ating mga Filipino community dito sa Middle East. So mga kababayan ko, maraming salamat sa iyong panonood at sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please click the subscribe button and hit the notification bell upang kayo ay ma-notify sa akin sa susunod pang mga video. Maraming salamat po mga kapatid and God bless po sa lahat. Bye-bye!